Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, The Action Man. Una sa lahat, may grabe shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa niyong host para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga ka-camping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo about naman ito sa banat ni Mima Alicia ho dito kay Atty. Leni Robredo po. Ayan po. Ayan po ang bida. Ayan si Mima Alicia at sila Atty. Leni Robredo and then ang anak ni Atty. Na si Ma'am Jillian, no? Na kung saan ito si Atty. Leni Robredo na kahit masama ang pakiramdam ay ihatid niya pa sa airport ng kanyang anak, no? Mga ka-action. At ito binigyan naman ng komentaryo ni Mima Alicia at nagre-reklamo po siya na bakit si Atty. Leni na ano daw na balita. Bakit ang kanyang mama daw hindi na balita. Ano kaya itong nirereklamo ni Mima Alicia? Sige, panoorin po natin, pakinggan ho natin ang kanyang hinanakit. Mukhang maidadagdag ata si Super Nanay sa listahan ng mga bayani. O, tinawag ba naman Super Mom? Kakaiba talaga ang ating nanay. Nakaka-proud. Super Mom. Ang sabi dito guys sa balita. Pagbigyan pakinggan natin, lang ho natin mga ka-action ha. Napaka good news talaga nito. Ewan ko ba bakit binabalita yung mga ganito? Ano kaya yung purpose nito? Diba? Dito sa Politiscope. Ano ba yung makukuha naming energy dito? Diba? Okay. Alam mo kasi Mima Alicia, makinig ka po, no? Makinig ka po dyan, Mima Alicia. Kung bakit hanggang ngayon kinocovered pa rin niya ng mga social media platform, yung mga malalaking social media platform. Kasi ho, dati po siyang honorable. Siya po ay Vice President ng Pilipinas dati. Kaya siyempre, kung saan siya maispatan ng mga media at nandun ang mga media, siyempre, iko-covered po siya, no? At tungkol naman dyan sa anong makukuha na mo, no? Kung wala kang makukuha, tanong ko nga lang ho sa'yo, kung wala kang nakukuha kay Atty. Leni Robredo, bakit pa na ang content mo kay Atty. Leni Robredo? Di ba? Sige nga, sagutin mo nga yung tanong ko. Kung wala ka talagang nakukuha kay Atty. Leni Robredo, bakit mo nagagawa siya ng content dyan sa YouTube mo? Sige nga. Di ba? Kapag kinontent mo si Atty. Leni Robredo, maraming nanonood. O di may napupulo, may napapala ka kay Atty. Leni Robredo. Di ba? Eh, pagkasunga-sunga ka talaga, day. O, isip-isip din, day, ha? Kasi parang ikaw yata ang lumalabas na lutang, day. Sa totoo lang, day, ha? O, sige, tuloy, day. Sabi dito, Super Mom. Wow! Boom, panis! Robredo powers through illness to send off daughter at airport. Talaga nga naman. Wow! Kahit despite of may sakit si Super Nanay, ay nagawa niya pa din daw ihatid ang kanyang anak para ho sa ekonomiya. Ano kaya yung Alam mo kasi, Mima Alicia, bilang isang magulang si Atty. Leni Robredo bilang ina ni Ma'am Jillian, no? Siyempre, oo, may sakit nga po si Atty. Pero sa tingin niya naman, kaya niya ihatid, kaya ng katawan niya i-manage ang kanyang sakit. Siyempre naman, ihatid niya po yun sa airport, no? O, yun yung nagpapatunay na mahal niya po ang kanyang anak. At hindi lang po yan si Ma'am Jillian, pati lahat ng, ng dalawang anak niya, di ba? Yun yung tinatawag na Super Mom, di ba? Palakpakan niya. Totally lahat naman ng mga nanay is Super Mom nga ho, no? Sino ba naman ang nanay na hindi proud sa mga anak na tuparin ang kanilang tungkulin bilang ina o na tuparin nila ang kanilang mga obligasyon. Siyempre, hindi naman po si Atty. Leni Robredo na kung hindi niya kaya, bakit niya pa ihatid? Siyempre, hinatid niya, ibig sabihin, kaya niya pa i-manage ang kanyang nararamdaman. Kaya naihatid niya sa airport. Ngayon kasi, sobrang inggit mo kasi kay Atty. Leni. Oo, no? At ginagawa-gawan mo naman ng kwento. Kaso nga lang, basag na basag ka ho talaga sa akin, day. Sige ho, day. Bira, day. Motibo ng balitang to.
may gusto silang palabasin eh. Kasi sa nakikita ko, sabi na balita na to, parang feel ko ilalagay nila to sa mga bayani. Kung si Noy-Noy nga nalagay sa bayani, si Super Nanay pa kaya na tinawag na na Super Mom. Alam mo kasi may mali siya, walang motibo dyan na kung ano na sinasabi mong may motibo ang mga media para i-cover si Atty. Leni Robredo. Ikaw lang ho ang gumawa ng negative na issue dyan, no? Kaya siguro talagang gagawa ka ng kwento dito kay Atty. Leni Robredo na hindi naman sapat na dapat isyuhan, no? Kasi ikaw nga ho siguro naka-assign kay Atty. Leni Robredo para siraan na siraan si Atty. Leni Robredo na wala naman dapat sana sisirain kay Atty. Leni Robredo. O, di ba? Oo. Di ba? Kitang-kita naman natin. Halatado naman ho mga ka-action, no? Kasi yung ano na yan, yung photos na yan, wala naman tayong nakikitang mali, di ba mga ka-action? Mali ba yung maghatid ang magulang sa kanyang anak na paalis na papuntang ibang bansa? Mali ba yun? Ito talaga si Mima Alicia, may pagkasyunga-syunga talaga itong... Diyos ko, samantalang yung madaming na itulong sa bansa, tinawag na diktador. Ang angas talaga ng Pilipinas. Sabi dito, former Vice President Lenlen won't let a bout of illness stand in the way of her mom's duties. So sabi niya bilang nanay, wala sa akin yung word na sakit-sakit na yan. Oy, buti hindi yan naging vid ko. Nako nanay. Baka na naman lumutang-lutang ka na naman. Oh, kahit may sakit ka, hinatid mo sa airport yung anak mo. Ito kasi yung picture, guys. Yeah, kita niyan. Talaga nga namang pangmalakasan pa. Eh ano nga ho ang pakialam mo kung hinatid ni Atty. Leni Robredo? Kahit may sakit man si Atty. Leni Robredo, wala ka pong pakialam dun Mima Alicia na ihatid ang kanyang anak. At kung ano man ang mangyari, wala ka din pakialam dun kay Atty. Leni Robredo. Ano ba pinuputok kasi ng botsi mo, day? Oo, di ba? At dun sinasabi na ginawa pang bayani si Ninoy Aquino. Eh di talagang bayani naman talaga yun si Ninoy Aquino. Bakit? Gusto mo rin ba maging bayani? Ha? Gusto mo rin ba maging bayani? Hala, gumawa ka dyan ng mga ano na mga bagay na ikakatuwa ng maraming Pilipino para ituring ka na bayani. Oo. Pero pwede ka naman maging bayani, bayani sa mga ano, sa mga kabulastugan mo, sa mga kasinungalingan mo. Pwede ka tawagin bayani Mima Alicia sa kasinungalingan. Oo, 'di ba? Oh, sige tuloy day. 'Di ba? Baka naman nanay may vid ko 'yan. Oo, wag naman, 'di ba? Instead na maging super mom ka, naging disgrasya ka pa. Diba? Basahin na lang natin. Tapusin natin itong balita. Ay, mabuti pa. Basahin mo. The point of not feeling her best. So, sa kabila ng kanyang hindi kagandahang nararamdaman sa katawan, kasi pagiging bitter yan eh. Kaya hindi maganda yung katawan mo kasi bitter ka eh. Diba? Robredo showed her... Sino nga po talaga ang bitter, Mima Alicia? Di ba ikaw yung bitter na hindi mo tinatantanan si Atty. Leni Robredo? Lahat na lang na makikita mo na putos kay Atty. Leni Robredo, ginagawan mo ng maling issue. Sino lumalabas ngayon na bitter? Yan si si Atty. Leni Robredo, nag-i-enjoy yan sa buhay niya kasama ang kanyang mga anak, kasama ang kanyang programang Angat Buhay Program, ay kasama yung mga volunteer niya. Eh ikaw kasi hindi ka makapag-move on. Kaya kung may bitter man, Mima Alicia, walang iba kung hindi ikaw na syunga-syunga ka. Love for her daughter Jillian by accompanying. Ayusin mo magbasa. Sarap mo sa teka lang na sarap mo sa bunutan ni Malicia. Mali. Her to the airport after her brief vacation in Manila. So hinatid ni Super Nanay si Jillian sa airport matapos ang bakasyon. Diba? So, matapos ang kanyang bakasyon dito sa Pilipinas. Talagang, wow talaga. Sana all, super nanay. Sana all, extraordinary ang ginagawa. Oh, yung nanay ko ganun din. Pero hindi lang nabalita. Diba? Kahit may sakit ako. Ito na daw. Ang nanay niya din, ganun din. Super mom din daw. Kaso nga lang daw, hindi nabalita. Okay, sige. Lahat naman kasi may maali siya na nanay. Ano talaga yan? Super mom talaga. Iwan ko lang sa'yo kung nanay ka na, no? Baka hindi ka super mom kung nanay ka na, ha? Maging super mom ka rin. Sige, ituloy natin ang kwento ng nanay niya. Sige.
actually nga guys, naranasan namin kaming apat na magkakapatid, sabay-sabay nagkasakit, tapos wala pa kaming kapera-pera noon talaga. Pero imagine guys, nagawa ng paraan, gumaling kami na hindi kami umiinom ng gamot, herbal lang, di ba? Yun yung super nanay, pero hindi nabalita. Ang angas naman. Di ba? Sana all, si nanay nyo lang yung super mom. Yung nanay ko din, super mom din yun. Diba? Na kahit na chugi yung tatay ko noong bata pa ako, aba yung nanay ko, tinaguyod kami. Diba? Eh actually, yung bunso namin, 8 months pa lang nung nawala si... Tiga lang. Natawa talaga ako dito sa, sa sinabi ni Mima Alicia. Narinig nyo? Bakit daw ang mama niya hindi rin nabalita? Matanong nga kita, Mima Alicia, ano ba yung pagkakaiba ni Atty. Leni Robredo at ng mama mo, Mima Alicia, para ibalita yung mama mo? No? Kung hindi man sana nabalita si mama mo dahil sa kanyang ginawa na mabuti para sa inyo sa pagpapalaki, edi sana, may channel ka naman, edi kinubird mo na. Ikaw na sana nagbalita. Ano? Oo, oh, sus nako. Remember, magkaiba si attorney at ang mama mo. Si attorney, dating vice president, kilalang kilala pa rin. Eh si mama mo, ordinaryong tao lang, di ba? Oh, although na ordinaryong tao na din si, ordinaryong citizen na rin si attorney, pero yun nga, kilala siya dahil naging vice president ng Pilipinas. Kaya kahit papano, makita siya ng media na kung saan-saan, i-interviewin siya, kakausapin siya, pitikan siya ng camera dahil nga ho, may dati siyang honorable. Eh, yung nanay mo kasi, eh, hindi ko alam kung honorable ba dati, no? Kaya kung pinag-puputok lang butsi mo, bakit hindi na balita ang mama mo, edi ikaw nang gumawa ng way. Oo, may channel ka naman eh. Ikaw nang mag-vlog, ikaw nang magbalita na super mom din ang nanay mo. Ikaw talaga may Malaysia, oo. Para ka naman talaga mag-isip, alam, hindi ko alam may Malaysia kung talagang lutang ka lang talaga o may pagkasyunga-syunga. Papa, pero guys, dumaan sa depression yung mama ko. I'm about 8 years old, mga grade 2. Pero hindi niya nagawang iwanan yung kanyang responsibilidad. So ngayon, eto kami, buhay na buhay. Yung bunso namin, grade 7 na. Diba? Super. Alam mo kasi, Mima Alicia, lahat ng nanay, hindi ho iniiwan ang responsibilidad sa kanilang mga anak. At kahit anuman ang kahirapan, halimbawa, na mga magdaan, is talagang itataguyod kayo o kami o tayong lahat ng ating mga magulang para lumaki sa tama at matuto kung ano ang tama at mali, no? At pinakaano sa kanila lahat ay ang pinakaobligasyon yung maibigay nila sa atin na mga anak nila ang gusto natin na halimbawa yung gaya ng pag-aaral, yon isa yan sa mga malaking obligasyon ng ating mga magulang. Kaya magpasalamat ka lang po na kahit ipinalaki ka ng nanay mo na ganyan ang hitsura mo, no, na mahitsura ka naman maputi o ganun-ganun at ng mga ano mo. Kaya lahat naman po ng nanay, super mom naman talaga. Walang nanay na hindi super mom pagdating sa obligasyon ng kanilang mga anak. Yun ni Malaysia, no? Kaya huwag ka nang maingit ho dyan kay Atty. Leni Robredo kasi ginagampanan niya lang po ang pagiging ina niya. Okay? Mom yung nanay ko, hindi lang yung nanay mo. Lahat ng nanay, super mom. Ay, oo nga, lahat ng nanay. Ay, bakit sinabi... Kaya lang, hindi nabalita. Ay... Bakit sinabi ba ni Atty. Leni Robredo na siya lang ang super mom? Talaga naman, Mima Alicia, oh. Ikaw lang naman kasi ang may sabi niyan. Oh, naku naman, Mima Alicia, oh. Eh, inulit niya naman, yun nga lang daw, hindi nabalita ang kanyang mama. Puntahan nyo nga ito, mga kapwa ko content creator. Puntahan nyo nga at i-cover nyo si Mima Alicia para mawala ng puot ng puso niya. Oh, i-cover niya, interviewin niya. Oh, interviewin nyo mga kapwa ko content creator, mga kakamping vlogger. Para masaya naman siya na pinuntahan siya ng mga kakamping vlogger para mag-interview. The youngest daughter of Robredo, a New York University economics graduate. Ah, sana all knacks. Nilalabas na naman yung mga degree. Tapos sasabihin, nung umiyak ang langit, ang nanay ko ay may pag-ganon-ganon pa during kampanya. Talaga nga naman, sa sobrang talino, nagiging bobo. Oh. So, a New York University economics graduate is heading back to the United States for work.
in a Facebook post, her brother wrote about feeling under the weather but mustered the strength to complete her task for today. So, sabi niya, Jillian break was really short. So, maikli lang daw ang bakasyon ni Jillian ba? Mahirap talaga pag working. Working na dahil na mas mahirap talaga pag working na dahil wala nang bakasyon na mahaba. So, mahirap daw kapag may trabaho ka na kasi hindi ka nakakabakasyon ng mahaba. Unlike nung nag-aaral ka pa. Well, talaga, ganyan talaga. Papasok talaga tayo sa mundo ng ganyan. Hindi lang siya yung nakakaranas niyan. Lahat naman ng mga nakagraduate, kahit ngayon iba, hindi pa nga nakagraduate, pero pinapasok na nila yung mundo ng realidad. Alam niyo guys, yung tutukoy ko, yung mundo ng realidad, yung mismong ikaw na yung bubuhay. Diba? Sa pamilya mo, kahit wala nang matira sa'yo, diba? Sa hindi pa eksaktong edad, marami akong kakilalang ganyan. Diba? Buti ka pa nga nakapagtapos ka, diba? So, meron ako mga classmates. So, tama naman pala. Tama naman talaga, mimali siya. O, mismo nage, ikaw mismo na, ikaw na rin nagsabi na tama naman talaga kapag nagwo-work ka na, eh, parang wala ka na talagang time sa makipagbanding sa iyong mga, sa iyong pamilya. Tama naman yon. Unlike na wala kang trabaho o nag-aaral ka pa kasi pag galing mo sa eskwelahan, diretso ka ng ano, diretso ka na ng bahay, makikita mo na mama at papa mo, mga kapatid mo. Pero kung may trabaho ka at lalong sa ibang bansa, siyempre kailangan mo talaga magtrabaho at kailangan mo maghiwalay sa iyong sariling pamilya. Yung ho, yun, may maalis siya, no? At yung about naman sa mga degree na nag-react ka naman, oh, naks na nilalabas naman daw ang mga degree, eh siyempre, oo, natural ho na ilalabas ang mga degree kasi talagang karapat-dapat naman talaga sila na ano, na may mga degree naman talaga mga anak ni ano, ni Atty. Leni Robredo. Oo. Huwag ka nang maingit, dahil kasi alam ko naman dahil may degree ka rin. Ewan ko kung anong klaseng degree mayroon ka. Oo. Ha? Kaya payo ko lang ho sa'yo, no? Huwag ka nang masyadong maingit, no? Huwag ka nang masyadong bitter, dahil kasi kung sa patuloy mo sinasabing bitter, ikaw lang ho ang bitter, no? Kasi hindi ka pa po makapag-move on dito kay Atty. Leni Robredo. Patuloy pa rin ang paggawa mo ng mga negatibong komento na wala naman dapat i-comment doon sa post na yun na negative, no? Kung na ano ka po, kung na heart ka po na hindi nabalita ang about sa mama mo na ginawa na kabutihan ng mama mo, edi i-vlog mo po, i-vlog mo para ma ano, para mapanood po ng mga viewers mo. Yun lang po yun, may mali siya, ha. Minsan kasi dai, wag magpaano, wag magpa-lutang-lutang, wag magpa-sunga-sunga dai, ha. Oo, sa totoo lang dai. Oo. So yun lang ho, mga ka-action, mga ka-camping, share ko lang po sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng mga panunood natin. Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. They're beautiful.